Juan Sabongero po ulit ng Gapo Game Farm. Kumusta naman po tayong lahat? So, pasensya na po kayo, medyo natagalan yung video kong ito kasi medyo naging busy lang sa trabaho. Maraming salamat po sa lahat ng subscribers natin. Umabot na po tayo ng 1,000 subscribers. So, maraming salamat po, lalo na sa mga bago. So, para lang alam ng mga baguhan nating subscribers na wala po ako sa Pilipinas, nasa New Zealand po ako. Yung manukan ko po, yung backyard farm ko po is nandyan po sa Pilipinas, sa may Bicol po. Taga Bicol po ako, Bicolano. Pero sa Manila po ako naka-based. Okay, so first of all, shoutout muna tayo kay PJ Landoy ng Dasmariñas, Cavite. So, YouTuber din daw po siya. So, mabuhay po kayo. Maraming salamat at nag-subscribe kayo sa channel ko. So, yun. Sana okay lang tayong lahat dyan. Healthy tayo. Wala tayong nararamdamang sakit. Okay, so simulan na natin. Ang topic po natin ngayon is kung paano natin gagamitin yung sipon. Yung kasi yung parang basic na sakit ng mga manok ngayon dyan sa Pinas. Kasi nga, summer, mainit. So pag mainit, and then biglang umulan, yung sudden change ng temperature from init sa tapos bigla sila mababasa, yung singaw ng lupa, dyan sila nagkakasipon bigla. So pag inabot yung manok mo na mahina yung immune system nila sa time na yon, dadapuan talaga sila ng sipon. So yun yung mga basic na nangyayari kahit saan yan, kahit sa malalaking farm, sa mga malalaking game farm, nangyayari yan. So natural yan, nagkakasipon talaga mga manok. So hopefully hindi naman grabe yung sipon nila. Okay, so tandaan natin na pag ganyan, nag-change ng temperature, mainit, tapos biglang umulan, ako, ang ginagawa ko, personally, naagapan ko, binibigyan ko sila ng antibacterial na gamot, antibiotics. So, kahit isang bigay lang. So, pag ganun, kahit wala pa naman silang sakit, basta nag-change yung temperature, napapansin ko, tapos magiging tag-ulan, bibigyan ko sila ng antibiotics bawat isa. So, pag sisiw siya sa water nila, so yung powder. And then, pag malalaki na, sinusubukan ko ng tablets. Okay, so yun yung paraan ko. Okay, so pag yung manok naman natin is may sakit na. Kung napansin natin na yung isang, kumbawa, sa grupo ng mga sisiw, sa stags, baby stags, pag napansin mo ang manok na may sakit, ang unang-una natin gagawin is i-isolate natin sila. So, pareho lang ng ginagawa ng gobyerno ngayon. So, yung may mga sakit, hinihiwalay nila sa walang sakit. So, isolation. Yun yung the best way para hindi kumalat yung sakit. So, pag dapat, lagi tayong nakabantay sa mga alaga natin. So, nakikita natin dapat sila. O, tinitingnan natin yung mga manok natin kung anong sitwasyon nila para nalalaman natin kung nagkakasakit na pala. Kasi minsan hindi natin na-realize may mga sakit na pala sila. Kumalat na agad. So ibig sabihin nun, meron dun isang manok na sinisipon na. Hindi natin na-realize, hindi natin napansin, kumalat na agad. So the best way niyan is everyday make it a habit na obserbahan na natin yung mga manok natin. So, mapapansin mo yung may mga sakit is yung mga nakaganon yung balikat. Yun yung mga may sakit yun. Ibig sabihin, may nararamdaman yun. And then, basta nakaganon yung balikat nila, nakapasok yung leeg nila. Or yung balahibo nila medyo nakabuka ng konti na parang giniginaw. Ibig sabihin, may sakit yun. Ihiwalay natin agad sila. Okay, so ang suggestion ko, kung may
manok ang nagkasakit, dapat meron tayong lagayan ng manok na may sakit. Parang, kumbaga, pagpalagay natin emergency room or parang hospital ng mga manok mo sa manukan mo. So, dapat meron tayong ganun para meron tayong paghihiwalayan. Hindi yung magkakasama lang sila. Okay, kasi pag ganun, mahirap gamutin kasi dadagdag ng dadagdag yung gagamutin mo, kakalat na kakalat. So, pag napansin mo may sakit na manok mo, unang-una mong gagawin is ihiwalay natin sila. Kahit nakatali yan, kung magkalapit lang yan halos dun sa isang nakatali, the best way is ihiwalay mo muna sila. Ilagay mo muna sa kulungan. Okay, so wala namang masama dun. Kasi gagamutin muna natin sila. Parang make sure lang na hindi sila magkasakit. Kasi, so unang-una, bawa sa nakatali, manok na may sakit, nakatali, yung tubig na iniinuman yan, infected na yan. Kasi dun sila umiinom, di ba? So, pag may mga ibon na dumapo doon at uminom, and then lumipat doon sa kabilang manok, uminom ulit, so yung bakterya na nandun sa inumin ng manok na may sakit, na nakatali, may lilipat doon sa isang manok. Posible yun. Hindi ko sinasabing siguradong mangyayari yun. Pero pag ganun ang ginawa ng ibon, most possibly, magkakahawaan talaga. So, the best way, taob nyo yung iniinuman nilang tubig, linisin nyo yung pinaglalagyan nila, and ilagay muna natin sila sa kulungan. Gamutin natin sila. Okay? So, lalo na sa atin, sa mga backyard, or yung mga small time na magmamanok lang, yung dalawa or tatlo lang manok, talagang kailangan natin gamutin, di ba? Kasi, mahalaga sa atin yan eh. Alaga natin yan. Lalo na kung mahal natin yung mga manok natin. Halos lahat naman ng sabongero, mahal yung manok natin. Okay, so ganun. So, nasa paggagamot na tayo. Pag naggagamot tayo ng manok na may sipon, magsisimula tayo lagi sa yung pinakamahinang gamot. Kasi, pag binigyan mo agad sila ng malakas na gamot, yung dosage nila, next time na magkasakit sila, kailangan higitan mo yun. So, pataas na pataas yung dosage. Hindi yun maganda sa atay nila. Lalo na, yan, kumbaga, panlaban yung mga manok natin. Eh. Ilalaban mo yan ng patayan. Eh. So, hanggat maaari, kailangan healthy sila, di ba? Kumbaga, wag natin silang bigyan ng dahilan para matalo. Kasi, kahit pa paano, dapat healthy yung manok mo na lumalaki. Di ba? Yun naman yung aim natin lahat. Eh. Ayaw natin yung manok na may sakit. So, sisimulan natin sa low dosage na antibiotic. Kasi, para pagkaya siya ng low dosage na yun, hindi natin, yung dosage ng antibiotic level niya is, kumbaga, maganda. Ibig sabihin, nag-respond agad yung katawan niya. And then, gagaling agad yun. So, tandaan natin, pag naggagamot tayo, pag nagbibigay tayo ng antibiotics, normally, pag nagbigay ka ng antibiotics ngayon, the next day, may improvement na dapat yan. So, may improvement na dapat yan. And then, the next day, so 2 to 3 days, dapat meron ng improvement sa kondisyon nila. Pag hindi nag-improve yung kondisyon nila after 2 to 3 days, ganun pa rin. Sinisipon pa rin, namamaga pa rin, nagluluha pa rin. Ihinto natin yung binibigay natin. Okay. Ihinto natin. And then, pagpapahingay natin siya ng 1 day to 2 days na walang gamot. Kasi, ibig sabihin nun, kailangan niya ng mas mataas na dosage na gamot. Pero, normally, after 1 to 2 days, may improvement na yan. So, pag ganun na nangyari, may improvement, yung pagluluhan nila huminto, idiretso natin hanggang 5 days. Okay? Hanggang 5 days natin silang bibigyan. So, recap lang. So, pag naggamot tayo, so, magsisimula tayo sa low dosage muna, yung mga mahihinang gamot muna. Yung basic lang, yung basic na sa sipon. After 2 days, na after 1 to 2 days to 3 days, pag nag-improve yung condition nila, or nag-improve,
hindi ibig sabihin nung magaling na yan. So, minsan, may manok na after 2 days, wala na yung symptoms, wala na yung pamamaga, wala na yung pagluluha. Akala natin magaling na. So, hihinto na tayo. Hindi ganun yun. So, pag nag-improve yung condition nila, itutuloy natin yun hanggang 5 days. Tandaan yan, 5 days. Ganun yung tamang pagbigay ng antibiotic. Hindi tayo hihinto porket nawala na yung symptoms ng pangalawang araw, hihinto na tayo. Hindi ganun yun. So, itutuloy natin yun hanggang 5 araw. Kasi, para mapatayin niya ng antibiotic lahat ng bakterya na nandun sa katawan niya. Para maubos natin yun. Kasi pag may natira dun, na kahit konti, ang mangyayari niyan, mag-i-evolve yun. So, pag dumami ulit yung bakteriyang yun, mag-multiply yan eh. So, mas malakas na siya, yung bakteriyang yun. Hindi na siya tatablan nung binigay mong gamot last time kasi hininto mo agad eh. Hindi niya naubos yun eh. So, nag-i-evolve din yan yung bakterya. Lumalakas yan pag hindi mo sila napatay lahat. Nag-a-adjust din sila, kumbaga. Okay, so yun, kaya ang dahilan natin sa pagbibigay ng antibiotic, may period yan. So, dapat sundin natin. So, 5 days natin silang bibigyan ng antibiotic. So, after kung 2 to 3 days walang pagbabago, papalitan natin ng mas malakas. Pero, every time na magpapalit tayo ng antibiotics, pagpapahingay natin sila. Bibigyan natin sila ng 1 araw o 2 araw na walang gamot. Para naman hindi malamog yung atay nila. Yung kidneys nila, yung liver nila. Okay, para hindi masyadong malamog sa antibiotics. Okay. So, yun yun. And then, pag meron naman manok na, so gumaling, di ba? After 5 days, gumaling. After mga ilang araw or after 1 week, sinisip po na naman. Ibig sabihin, pabalik-balik yung sakit niya. After 2 araw, bumalik na naman yung sakit niya. Para sa akin, ang ginagawa ko dyan is pinupurga ko sila. So, ganito yon. So, pag napansin natin, pabalik-balik yung sakit ng manok, ng sipon, pabalik-balik, halak. Ang ginagawa ko dyan, pinupurga ko sila. Okay, so yung pagpurga, yung basic is, hindi natin sila papakainin sa hapon. Kung ako, pinupurga ko sila madaling araw. Diba, mga 4:30 a.m., 4 a.m., 5 a.m., binibigay ko na yung pamurga. And then by the time na mga 7 o'clock, na ilabas na nila yung bulati niyan, na iipot na nila. So, tandaan natin, pag every time na nagpupurga tayo, soft feeding yung ibibigay muna natin. Okay, laging soft feeding. Ibig sabihin, bread na may milk. So, soft feeding. For me, ang soft feeding na ibig sabihin is bread na may milk. Kumbaga, tinapay na isasaw mo sa gatas. Kasi, karamihan ng manok, or may mga manok na pag pinupurga mo sila, may tendency silang hindi matunawan agad. Kasi yung katawan nila, kasi stress yan. Pag every time na nagpupurga ka, tandaan mo, stress yan sa manok. Okay? So, kaya natin binibigyan ng soft feeding. So, tinapay na may gatas. So, yun yung paraan ko. Huwag natin silang bibigyan ng grains or pellets or yung regular feeding nila, wag. Kasi, mahina pa yung panunaw niyan. Most likely, mahina ang panunaw ng manok na pinurga. So, after natin silang purgahin, the soft feeding, and then, ako, ang ginagawa ko, tinuturukan ko sila ng B-complex na vitamins, injectable sa pitso. Kung baby stag pa sila, kung baby stag is mga 3 months, 3 months to 4 months baby stag, pwede mo nang turukan yan, 0.2, 0.3. So, depende yan sa laki ng manok mo. Okay, so ganun, tuturukan ng B-complex. And then, lagi nyong itataon na maganda yung panahon. Kasi, ang gagawin natin, papaliguan natin sila, sashampuhin natin. Kasi minsan yung bakteriyang yan, yung sipon, is nandyan yan, nakakapit yan sa katawan nila eh. Nasa balahibo nila yan. Lalo na manok, mabalahibo.
So, minsan nandyan yan. Nandyan lang siya. Kaya paubabalik-balik lang yung sakit nila minsan. So, papaliguan natin sila. Shampooin natin sila ng maigi. Then, after nun, ibibilad natin sila. So, nakakatulong yun pag binibilad mo sila. Kasi ang araw, may antibacterial properties din yan. Kasi sa init yan. Yung init. Yun yun eh. Pinapatay niya yung bakterya. So, ibibilad natin sila hanggang sa matuyo. Okay. So, tatandaan natin. Purga, soft feeding, turok ng B-complex, paligo. Paligo ng shampoo. Okay. Then, I suggest din na yung, bawa, pagkatapos natin silang paliguan, yung pinagpaliguan nila na tubig, ibuhos natin dun sa pinagtatalian nila o sa pinaglalagyan nila. Bawa, yung kulungan nila dun, ibuhos natin dun para mahugasan din yung kulungan, para matanggal din yung mga hanip at kuto dun. Okay? So, yun yun. And then, pag natuyo na sila sa hapon, tinuturukan ko sila ng antibiotic, yung medyo malakas na. Yun yung, ang ginagamot natin ngayon is yung pabalik-balik na sakit, okay? So, yun, tinuturukan ko sila ng antibiotic sa pitso. So, iba-ibang produkto na mabibili sa poultry supply. So, karamihan yan, may lahat yan, kumbaga meron yang administration or dosage kung paano natin sila ibibigay. So, magbabasa tayo. Okay, so yung importante yun, nagbinabasa natin. Kung ano yung binibigay natin sa manok natin, dapat alam natin. Okay, magbabasa tayo. Susundin nyo lang yun. Yung dosage and administration. Kung paano natin sila, kung paano ibibigay yung gamot na yun. Okay? So yun, kung minsan nakalagay doon, 5 days straight. Kailangan tapusin natin yun, 5 days straight. Huwag natin ihinto kahit gumaling na sila. Huwag natin ihinto kasi pinapatay natin yung bakterya. So yun, yun yung paraan ko. Kasi I believe na minsan yung pabalik-balik na sakit, dala-dala yan ng parasites nila. Kasi nasa loob yan ng katawan eh, yung bulate. So, yun yung paniniwala ko ha. Minsan, yung sakit na pabalik-balik, dala-dala yan ng mga bulate nila sa katawan, ng hanip at kuto, yung mga ganyan. Kaya yun yung paraan ko para kung paano gamutin yung pabalik-balik ng sakit. Pupurgahin ko sila, papaliguan, ibibilad. Okay, so yun yung way ko. So hopefully, after nyan, gagaling na sila. So wala pa naman akong manok na ginamitan ko ng paraan na yan na hindi gumaling. Kumbaga, gumagaling halos. Kumbaga lahat. Kumbaga lahat nung ginamot ko ng using this system, gumaling. So hopefully, ganun din sa inyo. So sana nakakatulong yung mga advice ko sa ating mga kapwa magmamanok. So unang-una, maraming salamat sa lahat ng subscribers natin. Dun sa mga bagong nanonood, hit nyo lang po yung subscribe button and then yung kumbaga, para ma-update kayo lagi. Para kahit papano, na nakakatulong ako sa inyo. Kumbaga, kung may mga katanungan kayo, feel free na mag-comment sa comment section. Pwede nyo akong tanungin doon. I will do my best para sagutin lagi yung mga tanong nyo. Lagi naman ako nakasubaybay sa YouTube channel ko. Okay? So, maraming salamat ulit. Hopefully, kung may mga kaibigan kayong nakaranas ng ganyan, pwede nyo i-copy yung link, i-send nyo sa kanila, and sana hopefully makatulong. Okay, so maraming salamat po ulit. Juan Sabongero ng Gapo Game Farm. Laban lang tayo ng laban.